Sinampahan na po ng reklamo sa Justice Department ang vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian. Kasunod yan ang sumbong ng mga nabiktima umuno niya sa isang junket investment scam. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang kanilang mga dokumento. Sinampahan na ng reklamo ng 30 biktima umuno at ng National Bureau of Investigation si Yexel Sebastian sa Department of Justice. Para yan sa paglabag umuno sa Syndicated Estafa at Securities and Regulation Code. Milyong-milyong piso raw kasi ang natangay ng online personality sa kanila noong 2023 sa isang junket investment scam. Ang chef sa barko na si Mike nag-invest umuno ng 700,000 piso. Matapos siyang pakitaan ni Sebastian ng limpak-limpak na pera, mga bagong biling sasakyan at buwan ng 5%ng kita. Nang magkaroon na raw ng problema sa investment, sinubukan pa raw silang papirmahin ni Sebastian sa isang bagong kontrata pero di sila pumayag. Kikitain do sa 700,000 which is 35,000 nga pong kikitain ko po which is monthly for the whole year based sa kontrata po. Tapos nga po, after the contract nga po, ibabalik po nila yung 700,000. Ano po yung guaranteed na maisusole at maibabalik yung pera namin? Which is ang sabi niya sa amin, yung mga ari-arian na pinapakita niya sa amin, ibebenta daw po nila yung mga ibang toys nila hanggang mabuo yung pera. Parang paunti-unti, pero nangyari nga po is nagtago po sila. Bukod sa walang secondary permit sa Securities and Exchange Commission o SEC, pinapirma ang mga investor ng loan agreement para palabasing utang at hindi investment ang kanilang perang ibinigay sa grupo. Pero ayon sa NBI, hindi ito magagamit ni Sebastian para makaiwas sa criminal liability. We are being sustained by the definition of securities under the revised Securities Regulations Code na ang any evidence of indebtedness is also a form of security or evidence of security. So dahil dito maliwanag na may na-commit talaga na syndicated estafa. Hindi kunwari investment ang tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima. Sa dami ng komplainant, hinati ng NBI sa 3 batch ang pagkasampa ng kaso. Kung isasama ang ibang batch, aabot daw sa 50 bilyong piso ang natangay sa mga biktima. Nabukod sa mga OFW at empleyado, ay meron ding mga politiko, celebrities at negosyante. Hahabulin daw siya at ang mga kasama kahit nasa ibang bansa. Ang amounts involved dito from the last time we had a computation, umaabot niya ata ng 50 billion pesos. We will be utilizing that process of the law para ma-aresto sila. We will be also be filing a potential case of violation of the Anti-Money Laundering Act. Paalala ng NBI. One red flag is that if the return of investment o ang interest na ino-offer is talagang napakataas, in this case, 5-10%. Pag nakita na nila yan, ibig sabihin, umiwas na sila. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Yexel Sebastian. Pero sa mga post ni Yexel Sebastian, sinabi nito na biktima lang din daw siya dahil nag-invest din lang siya tulad ng mga complainant. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.